Hey everyone, welcome to another episode of Coffee Talk with Vic, where we talk about everything and anything that can give you knowledge and inspiration. So for today's episode, we're going to talk with someone who is successful in running a cafe. We're going to talk about how we started and how to be successful in coffee business. He has been featured in GMA, Top Gear, Inquirer, and on different online channels. Okay. But before I introduce my guest, ibibigay ko lang isang mabilisan yung ating mechanics for the giveaway. Okay? So the prizes of our giveaways are ito, yung ating limited edition Capilaber cup and Capilaber coffee top cup. Okay. Then, ang Better Blends, nagpadala sila ng maraming samples para masubukan natin. Better Blend coffee mix and milk mix. So, ito yung mga pamimigay natin. Coffee mix and milk. 25-in-1 with glutathione and L-carnitine. Okay. So, marami silang pinadala para maraming makasubok ng kanilang products. Actually, nasubukan ko ito this morning and ano, okay siya. Sarap. Tingin ko ma-addict ako dito eh. So, meron siyang glutathione, pampaputi. Kaya may yung mga maitim dyan at gustong pumuti, ito na ang chance nyo. Okay. So, back on our guest. Ladies and gentlemen, boys and girls, let's welcome John Eric Enopia. Hello, magandang hapon. Good afternoon, Dick. Good afternoon sa mga viewers. Hi, Eric. Nice to have you here. I know you are busy running your business. So, thank you for giving time for this. Okay. Eric, napanood ko yung segment mo sa ano eh, sa GMA and how you started. From mobile cafe, and today you have a physical store na. How amazing is that? Diba? Eric, how fast did it take you before you can put up a cafe? Like you have yung physical store ko, nagawa ko siya siguro kasi bago ako nagkaroon ng physical shop or store, nag-mobile cafe muna ako eh. Makikita natin. Ganun din. Kung yung mga usual na nakikita natin na mobile cafe, pop-up cafe, doon din ako nag-start actually. So, nag-start ako nung pandemic. Actually, lockdown. Nag-start ako ng lockdown. This lockdown or last year? Last year, yung first season ng lockdown. Nag-start ako doon. Online selling muna. Nag-online selling kami. Dito lang sa village namin. Di ba nauso yung mga online sell ng mga food, mga baked food. Kahit dito sa village namin, marami nagbibenta. Oh. Even kami, kami rin nagbibenta. Dumating pa nga yung time. Pinapakita natin ngayon, ito yung ano eh. Ito yung, ayan na yung mobile cafe ko. Yan. So, dumating yung time na wala nang buyer, lahat seller na. Di ba? Ang dami na yung seller sa buyer. So, after ko mag-online selling, nung lumuwag na yung protocol, inisip ko na bakit hindi ako yung lumapit sa mga tao as mobile cafe nga. So kami yung unang mobile cafe dito sa Cavite, pop-up cafe. And then I think pioneer sa Philippines, yung sa street side brewing. So 1 year akong ganun. Then after 1 year, nag-decide ako na mag-put up na ng sariling physical store para hindi na ako inaabangan ng mga tao, kundi sila na yung pupunta dun sa shop. So, 1 year yun. 1 year yung ano ko, yung preparation ko para sa aking ano, physical store. So, tingin mo, Eric, bakit tinatangkilik ng mga tao yung mobile cafe mo before? Is it because of the place or the unique setup that you have or sa food na binibenta mo or dun sa coffee? I think, ano eh, lahat ng sinabi mo. Kasi yung unang mobile cafe ko is sa bike trail, sa Victoria bike trail, dito sa amin sa Imus.
So syempre, pinupuntahan ng mga tao 'yun kasi bike trail. Pangalawa, sa unique setup kasi nga unusual yung makakita ng kapihan sa sasakyan eh. Nung time na 'yan, di ba? Parang uy, bago 'to ah. Something new, unique. So pinupuntahan nila. And then yung pinakala syempre yung quality ng kape. Yung quality ng sineserve kong coffee. I think yun yung pinaka main reason kaya binabalik-balikan yung mobile cafe ko dati. Okay. Isang pwesto lang ba ang ano, before isang pwesto lang ba yung pinupuntahan mo para dun sa... Actually, hindi. Hindi. Umiikot din ako. Meron akong pwesto sa jogging area, yung sa bike trail. Minsan, nai-invite ako ng mga kaibigan sa mga bike shop kasi mahilig din ako mag-bike. So, iniimbitahan ako ng mga kaibigan ko na, uy, mag-pop up ka naman dito. Within the area, Imus, gano'n. Dito lang din. Sa Imus pa na. Tapos yung mga customer mo doon, syempre yung sila yung mga nagbabike, di ba? And nagja-jogging. Oh, yun. Mostly gano'n. Meron bang biglang umihinto? For example, nakakotse, tapos bigla silang ihinto para. Meron din naman gano'n kasi lalo nung na-feature ako sa mga news gano'n, sa online news. So pag nakikita nila, napapahinto din naman sila kasi nga tinatry nila. Kapag naispatang ka. At the same time kasi gusto ko na rin i-highlight kasi aside from earning sa part namin, sa part ng family ko, syempre business yan, kumikita kami. May advocacy din kasi kami. Ito yung advocacy namin is yung to help other children in need. So through Save the Children Philippines. So Save the Children, ano siya, non-profit organization, sila yung tumutulong sa mga batang higit na nangangailangan. Especially ngayong pandemic, like yung online class, may mga batang hindi kayang mag-afford to buy gadgets or sa internet, ganun. May project yung Save the Children na Project Aral tinatawag. Doon sila nag-focus. So, ito naman, gusto kong i-involve yung mga kids ko doon sa ganung project para bata pa lang sila. They know how to help others na, especially sa kagaya nilang mga bata. So, 10% nung kinikita namin, dinodonate namin sa Save the Children. And aside from there, na-prove ko din na maraming gustong tumulong, maraming gustong mag-donate. Kami lang yung naging way para maiabot nila yung tulong nila sa ibang tao. So which is nakakatuwa kasi medyo malaki-laki na rin yung naitutulong namin and sobrang grateful kami sa Save the Children kasi full support talaga sila sa project namin na to. Hanggang ngayon, since day one namin hanggang ngayon, sinusuportahan nila kami. Napakaganda naman ng advocacy nyo. Panay ang good karma sa'yo eh. Naniniwala. Every day, until now, tuwing bumibit sila ng product sa'yo, para na rin sila nagdo-donate sa Save the Children. Exactly. Ganun nga yung setup na nangyayari. So, sobrang mas nakakatawa kasi may nagdo-donate ng minsan, mas malaki pa yung dinodonate nila kaysa yung nagiging bill nila. Sobrang nakakatuwa. Overwhelming talaga yung nangyari. So, syempre, naging opportunity sa amin yung pandemic. Syempre, ayaw din namin ng pandemic. Syempre, wala naman may gusto. Pero, gamitin mo na lang opportunity yung nangyayari para makatulong at the same time, kumita ka rin naman para sa sarili mo, sa family mo. Ganun. Maganda. Okay talaga yan, naisip mo. Guys, if you don't know yet, Eric also worked as a coffee roaster and technical specialist. Eric, does working in the coffee industry gave you the advantage in producing good coffee? Oo naman, sobra. Sobrang laki ng tulong sa akin. And then, thank you sa company na pinapasukan ko, which is Conlin's Coffee. And then sa mga boss ko, salamat din kasi without them, wala naman akong proper training. So sila talaga yung nag-train sa akin and then nag-enroll na sa mga trainings. So sobrang nagamit ko talaga yun kasi
yun nga, pag sa paggagawa ng kape, hindi basta-basta yung, uy, nakagawa ka na ng kape, okay na yan. Dapat, syempre, di ba, kung ano yung gusto mo, kung ano yung the best coffee para sa sa'yo, yun yung din yung isa-serve mo sa mga customer mo. And sobrang nakatulong yung work ko sa coffee industry dun sa cafe na na-put up ko. And then, sobrang naging helpful din kasi yung mga kaibigan ko sa industriya na sumusuporta. Alam mo, isa sa natutunan ko, yung roasting ng coffee beans pala, malaking factor din pala yan sa outcome ng coffee na iniinom natin. Tama ba? Sobra, oo, sobra. Isa sa pinakamalaking factor talaga yung coffee roasting kasi doon mo dine-develop yung flavor ng coffee sa roasting. Can you tell us more about your ano, yung experience mo sa or yung work mo sa coffee roaster? So yeah. Ano yung parang nagro-roast ka lang basically, nagro-roast ka lang ng ganun. Maramihan ba 'yun? Maramihan yung pagro-roast ko kasi sa company. May technique din ba 'yan, bro? May technique din 'yan sa pagro-roast. Maraming technique, marami kang kailangan. Sabi nga nila, kailangan mong gamitin yung 6 senses mo eh. Smell, yung touch sa init, yung color sa sight, yung ears pag nag-first crack na, mga ganun. The same time yung forecast mo, dapat alam mong i-forecast kung, uy, luto na ba yung kape ko? Uy, anong oras siya mag-ganito? Anong oras ko siya i-drop? Anong oras yun? At ilang minuto yung first crack niya? So, sobrang laki ng effect ng roasting sa coffee. Parang dapat tutok ka, no? Oo, oh, tutok ka. Talagang tututukan mo yung pag-roast mo. Kasi, although may mga automated na roasting machine, pero iba pa rin pagka yung tinututukan mo, yung manual roasting. Walang mas tatalo doon sa manual roasting. For you personally, what is a good coffee? Iba-ibang tao merong preferences yung pagdating sa coffee. Pero sa'yo, Eric, ano ang good coffee? Ang good, actually hindi good, best coffee. Okay. Ang best coffee is yung kaya mong inumin. Sabi, sinabi mo na nga, di ba? Iba-ibang tao, iba-ibang taste preference. Yun eh. For example, ako, yung coffee na to masarap para sa akin. Eh, hindi mo naman gusto. Diba? Hindi naman gusto ng isang kaibigan ko. Hindi naman gusto ng isang ano. Kasi kung makikita mo yung hirap ng mga farmers natin sa pagtatanim, pag-harvest, pagpa-process ng kape, sasabihin mo talaga walang kape na hindi masarap eh. Lahat ng kape masarap. Totoo. So, nasa taste preference na lang ng iinom kung ano yung kape para sa akin. For example, ako, iba yung morning coffee ko, iba yung afternoon coffee. Kasi morning coffee ko, for example, mas gusto ko yung mas matapang sa umaga. Ito yung pinakamasarap na kape sa akin sa umaga. Mas matapang. Sa hapon, mas gusto ko yung light coffee na. Yung more on acidity, tea-like coffee, ganun na lang yung gusto ko. Ayoko na nung may body. Mga ganun. So, iba-iba talaga. Depende sa taste preference mo. Kaya ang pinakamasarap na kape, yung kaya mong inumin. Tama. For our viewers and listeners na gusto or nagbabalak na mag-start ng coffee business, what advice can you give them? Like, ano ba yung dapat nilang unahin or alamin kung i-consider before they even start? Unang-una, pag magbi-business ka ng kape, dapat nagkakape ka. Tama. Diba? Yun ang una kasi hindi mo malalaman kung tama ba yung kape na siniserve ko? Or yan ba yung standard na kape na siniserve ko kung hindi mo titikman? So actually, dyan ako natuto magkape. Kasi before ako naging coffee roaster, barista, ganun, coffee machine technician muna ako. So, nung technician ako, syempre, magre-repair ako ng machine. Paano ko malalaman na tama na yung espresso shot ko kung hindi ko titikman, diba? Doon ako natuto. So, tinitikman ko. Hanggang sa, yan, na-develop, nag-training, natuto. So, yun. Una-una, dapat nagkakape ka. And then, pangalawa, siguro,
i-serve mo yung coffee na alam mong masasatisfy yung customer mo. So, hindi pwede yung, totoo yun, hindi pwede yung, pwede na yan. Diba? For example, magka-cappuccino ka or latte, pag-shot mo palang bad shot na, okay na yan, lalagyan ko naman ng milk yan eh. Diba? Lalagyan ko naman ng chocolate yan. So, hindi pwede yun. Dapat una palang, sa espresso mo palang, perfect na. So, tama na yung... standard ka rin sa pag-serve. Oo, standard na. Hindi pwede yung, uy, sayang kasi. Diba? Kasi, for example, yung coffee mo worth 100 pesos or 120. Kumbaga, ano ba yan? Parang makatao ba yan para sa iinom? Di ba? Parang worth it ba yung 100 pesos ko kung magkakape ako? Same ba yan sa satisfaction na makukuha ko pag nag-value meal ako sa fast food? Di ba? Same satisfaction ba yung makukuha ko? So, yun yung laging sa isip siguro. So, yung quality talaga ng coffee. Yung sumunod, syempre yung ano na yan, yung kita mo na. What I mean is, magsiserve ka ng coffee para yung customer mo bumalik. Kasi sa kakikita, pag yung customer mo bumalik na, ibig sabihin, nasatisfy siya dun sa kape na sinerve mo sa kanya, na ininom niya. Kasi kung hindi na bumalik yan, ibig sabihin, hindi nagustuhan. Paano kakikita? Yung mga returning customers, yun yung magbibigay sa'yo ng kita. And saka, madalas re-refer pa sila, di ba? Pag nagustuhan. Oo, re-refer ka. Word of mouth pa rin eh. Yung best marketing eh. Yung nasabihin. Baga, itatransfer ng itatransfer. Diyan pumapasok yung mga marites natin. Uy, masarap yung kape sa ganito. Masarap yung kape sa ganito. Pasa lang ng pasa. Tapos, hindi 100% business dapat. Dapat ipasok mo rin yung passion mo in terms sa business. Hindi lang sa coffee siguro. Pati dun sa mga ibang business na gusto mong pasukin, dapat may passion ka. Kasi kung wala, I don't think mag-grow yung business na papasukin mo. So, dapat nandun yung passion. Tama, datang doon yung love mo sa business mo or sa ginagawa mo. Buti hindi ka nahihirapan i-balance out yung, for example, yung or pumili ng coffee bean na gagamitin or yung roast na gagamitin mo sa store mo. Diba, katulad ng pinag-usapan natin kanina, merong bawat tao, merong preference yan. So, meron din tayong iba't ibang kailangan i-consider, like for example, dark roast ba or medium roast, di ba? Hindi naman, kasi nga, kagaya ng sinabi mo kanina, doon pumasok yung kung paano nakatulong sa akin yung experience ko sa coffee industry. Doon siya pumasok. So, actually, maraming trial and error din akong ginawa. For example, sa blending ko ng kape. No? May sarili kasi akong coffee blend sa The Cooking Dad. So before that, may mga trial and errors din. May mga kape din akong tinikman, may mga sinubukan hanggang sa makuha ko yung perfect blend na nababagay doon sa market na pina-target ko. So and aside from sa blend ko kasi, meron din akong ibang coffee na siniserve from other roasters, yung mga kaibigan na natin sa coffee industry. So, kumukuha din ako ng coffee sa kanila para i-serve sa ibang, yun, sa pour over ko, ganun, espresso, iba-iba. Sa aeropress, yun, iba-ibang roasters yung kinukuhanan ko ng kape. Okay, got it. Okay, now let's talk about the exciting part. How profitable a coffee business is? And how do you compete with bigger brands? Nakakatakot naman yung tanong. Joke lang. Siguro, profitable siya pagka yung alam mo yun, yung quantity, yung marami na yung volume. For example, marami nang bumibili sa'yo, marami kang repeat orders. No? Pero sa umpisa talaga, medyo mahirap siya. Kasi sa experience ko, nung
nung nagkaroon na ako ng physical store, parang nung syempre nung unang open ko, madaming tao, syempre opening eh. For how many months? Maraming tao, may mga bumabalik ganito ganito. And then after a few months, parang humina. Parang humina siya. Parang sa kita pa ba ako dito? Tutuloy ko ba? Iyano ko ba? And then, syempre ako, hindi naman ako napanghinaan ng loob. Tinuloy ko lang. And then after that, eto na naman. Balik na naman yung mga tao sa'yo. Hayaan mo lang sila umalis. Pero kasi pag nagustuhan nila yung produkto mo, babalik at babalik yan. Babalik hindi lang produkto. Syempre, ang isa pang na i-advise ko is yung service mo. Diba? Hindi lang yung produkto mo, yung service mo. Make them feel at home. Parang, diba? Comfortable, no? Oo, comfortable sila. Tapos, ikaw as owner or barista, alam mo rin, knowledgeable ka rin kung ano yung sinaserve mong coffee, na ituturo mo sila. Ganun kasi sa amin, sa akin, sa TCB. Kung may mga questions yung mga customers ko, yun lang. Kung ano yung alam ko, sinishare ko sa kanila. Sinishare ko sa kanila kung ano ba yung coffee na para sa kanila, kung ano ba yung gusto nilang kape. So yun, hindi ko pinagdadamot yun. Siguro yun yung naging edge ko or naging way ko para makipag-compete. Or actually, hindi naman compete eh. Para makasabay ako doon sa mga malalaking shops. Sa mga ibang shops na hindi naman lahat, syempre, di ba? Hindi naman lahat, pero kasi yung ibang shops na malalaki, pag pumunta ka, yun, kakapi ka lang, di ba? Isaserve sa'yo. Unlike sa akin, may interaction talaga ako doon sa customer ko. May interaction ako sa kanila kung ano yung gusto nilang malaman about the coffee. Actually, yung mga recipe ko nga, hindi ko, nandun lang, pwede nila akong panoorin habang gumagawa ako. Yung mga ingredients ko, nandun lang. Pwede nilang tingnan. Para, alam mo yun, kahit sila sa bahay, makakagawa sila ng sarili. Pwede nilang gawin. Pwede nilang gawin. The way I see it, parang pinaka-importante talaga yung first impression ng customer kapag sa unang punta nila, di ba? Oo, dapat. Unang punta pa lang nila, satisfied na sila. Para bumalik sila. So, what's next for the Cooking Dad Bake and Brew? Ano bang maaasahan natin dito? Magba-branch out ba to? Or papalakihin mo yung existing store mo? Siyempre, hindi namin inaalis yan, siyempre. Sino may ayaw pala na lumaki yung business. Di ba, lahat naman siguro tayo gusto natin mapalago kung ano yung sinimulan natin. Especially sa part ko, project to ng family ko eh. Diba? Project namin. So, pag nakikita kong lumalago, step by step, paunti-unti, syempre natutuwa ako. Yung tinitingnan namin in the future, siguro, bigger store. So, yung magiging komportable lahat. And then, pagka in God's time, branch out, ganun, pagkaya na, siguro after pandemic kasi sa panahon ngayon sobrang hirap pang magkikilos. So and then I will make sure din na yung quality na isi-serve sa first branch ko pareho lang din doon sa susunod na mga branches kung papalaray. Nakita ko doon sa isang post mo may mga food din kayo, di ba? Gano'ng karaming food ba yung sineserve nyo doon sa rapid? Hindi lang. Panay pastries, like, yun kasi, doon kami nag-start sa cassava cake. Cassava cake, favorite kasi ng family ko yun. So, nag-decide ako na itinda siya. Kasi, paborito na ng pamilya ko. Tapos, cookies and brownies. Ganun lang. Tapos, toyo, gourmet toyo. Yung isang workmate ko, naggagawa ng gourmet toyo. Sinama ko rin siya sa menu. And then, coffee na lahat. Yun lang yung food na available. Tapos coffee na lahat. Nice, nice. Eric, can we take a few questions? Baka meron mga questions. Hanapin muna ako.
viewers right now. Let's see if may, bam, eto, tingnan. Nakikita mo yung question? Yes, sa sir. Ako, may... Apo. Nagpa-franchise ka na po, sir. Na, sir. Sa ngayon po, inaaral pa kasi namin yung franchising scheme. So lahat, no? Kasi nga, unang-una, pandemic pa, ang hirap. Ang hirap magkikilos. For example, sa logistics, everything, ang hirap. At gusto nga namin siguraduhin na yung quality, same quality pa rin dun sa first branch namin. So, eventually po, darating din tayo dyan, step by step. Ang question naman ni Jasmine is, how much is the ideal investment for a cafe? Yung, ano ko po, yung physical store ko, siguro, ano yan, mga 2x3 meters. 2x3 meters. Mga ano siya, nung nag-start ako, mga 50 to 60,000. Ang question naman ni Madonna, tips pagpili ng tamang location for a cafe. Ako po, ang kinonsider ko nung namili ako ng lokasyon, actually marami po akong tiningnan, marami akong pinuntahan. Pero ang isa sana napili ko is yung food traffic. Dapat maraming dumadaan. Oo, maraming dumadaan. At the same time, lalo sa, for example, sa Metro Manila, dito nga sa amin sa Imus, problema na yung parking. So, ang hinanap ko talaga yung may maluwag na parking para hindi maging problema sa mga customer mo na may mga kotse, may mga nakamotor. At least, kampante sila na pwede kasi nga maluwag yung parking. Let's see if mayroon pang question. Ito, sabi ni Reyna Bell, ano okay i-partner, ibenta with coffee? Sa amin po kasi yung ano eh, yung mga favorite food ng pamilya namin. Like, yun nga, nag-start kami, cassava cake. Paborito ng mga anak ko yun. Since pag kumain ka ng cassava cake, masarap siya with coffee. Diba? Kasi matamis. Yung mga matatamis, no? Oo. Like cookies, brownies, mga ganun. Ganun yung sinama ko. Like for example, ngayon po, Christmas season, di ba? Yung ibang cafe, nag-offer sila ng kutubumbong, ano ba yan, yung bibingka, actually mga native rice cakes. Kung gusto niyo, pwede naman po yun. Okay. A question ni Rona, ano dapat ang equipment pag-open ng coffee shop? Nung ano po, nung mobile cafe pa ako, nag-start lang ako sa pour over. Ayan, V60, mga ganun. Manual grinder. Mahal ba yun, bro? Yung ano, V60? Around how much yun? Sorry po? Around how much yun, yung V60? Siguro, V60. Yung plastic na V60, nasa less than 500 pesos. Mura lang. Mura lang siya. Tapos filter lang, di ba? Nilalagay ng filter. Ako kasi, yung ginamit ko nung nag-mobile cafe ako, mga personal na gamit ko. Yung gamit ko na talaga dito sa bahay. So, hindi naging mahirap para sa akin mag-gather ng mga gamit kasi meron na ako personal. So, yun po, mga V60 pour over, mga ganon, mga mocha pot. Tapos, nung nagkaroon ako ng physical store, espresso machine tsaka grinder. Espresso machine tsaka grinder. Yun po. Yung French press. Pwede rin. Pwede rin po. May mga mobile cafe, mga pop-up na nag-offer din ng cafe using French press. Okay, next question from Chris. What's the safest coffee that you can recommend sa newly met person na ka-meeting mo without knowing kung strong or light coffee drinker siya?
Ako po, may offer ko dyan, ano, Americano. Bakit? Espresso. Bakit Americano? Espresso with hot water. Kasi po, kaya Americano, kung strong drinker siya, okay lang yon. Pag hindi naman, pag light coffee drinker lang siya, pwede niyang haluan ng creamer, ng sugar. So, nandun ka sa, nasa gitna ka, maka-adjust. Kasi, for example, i-offer mo latte or cappuccino, may milk na, hindi pala siya nag-milk. Diba? So, para sa akin, Americano siguro yung the best na i-offer. Question naman ni Jay, ano ang best marketing for the shop? Best marketing for the shop. Siguro po, yun nga, sinasabi ko kanina is yung make sure na yung customer mo babalikan ka. Ayun nga, ang marketing, best marketing pa rin is yung word of mouth. Although, sa panahon natin ngayon, social media, ang laking epekto na rin nun. Diba? Sa marketing. Pero, para sa akin pa rin, yung traditional marketing is yung nga, word of mouth. Yung babalik at babalik sila. Tapos, pagsasabi pa nila sa isa iba. Parang gano'n. Tama. Guys, I know you have a lot of questions pa, pero I think marami pang gagawin si Eric eh. Kaya nawala yung internet. Sana po Eric, na nasagot ko yung mga questions. Check ko muna kung live pa kasi parang nag-hang. Wala yung internet. Naghang, bro. Ikaw naghang. Nakikita mo? Oo, pero naghang ka, hindi ka gumagalaw. Nakahang lang siya? Oo. Parang pinapakita mo lang yung muscles mo. Sabay yung bro. Ayan, bumalik na. Ayun, nawala tayo pansamantara. Naghang, pasensya na. So guys, I know you have a lot of questions, pero kung marami pang gagawin si Eric, I guess siguro meron. Sa part 2 na lang, if ever na magkaroon, di ba? Right, Eric? Oo naman. Anytime. Basta para sa mga coffee lovers natin. Yeah. Meron na ba? Parang wala ulit. Thank you sa mga nag-comments. Ang dami palang comments. Ngayon ko lang nakita. Meron ba? Halay pa ba tayo? Sa akin kasi parang nag-hang. Ikaw yung nag-hang. Parang sa akin okay naman. Pero ikaw okay na. Okay, anyway. Hindi ko na ano eh. Sabi ko kanina, ibibigay ko yung mechanics sa giveaway. So, mabilis lang. So, kanina napakita ko naman yung prices sa inyo. Yung from Better Blends nga, yung binigay nila. Then, ang kailangan nyo gawin, from the description na pinost ko, pumili lang kayo ng isa doon na pwede nyo gawin. Makakapasok na kayo sa giveaway or mas tama na yung entry. So, meron 3 choices na pwede nyo gawin na mechanics sa ating giveaway. Okay, pili lang kayo isa, hindi nyo kailangan gawin lahat yun. Katulad ng number 1, magko-comment dito sa FB Live natin. Number 2, yung i-share nyo sa wall nyo at ang FB Live na ito. Then, yung ika-3rd, mag-follow or listen to Spotify. Okay? Pinost ko rin yung link. So, yun lang. Yun lang ang kailangan nyo gawin para maka-join sa ating giveaway. So again, Eric, thank you for sharing your story and giving us tips. Do you want to invite them to your cafe or something? Sige po.
pagka nasa South area po kayo, especially sa Imus, pasyal lang po kayo sa shop ko, yung The Cooking Dad Bake and Brew dito sa Imus. So, kwentuhan po tayo yan tungkol sa kape pag may mga questions kayo. Ako rin, pag may mga questions ako sa inyo, pasyal lang po kayo sa shop or like and share nyo po yung aming Facebook tsaka Instagram account at PCD Bake and Brew. Ayan. PCD Bake and Brew. Ito yung address nila. Ayan, pinamplash na. Ayan. Tapos, kung willing din po kayo, kung bukal sa loob nyo na mag-donate, so, sobrang matutuwa po kami. And then yung mga, yung Save the Children and yung mga beneficiaries nila sa mga maidodonate ninyo. So, yun lang po. At ganun pa rin, keep safe sa lahat. Meron pa rin virus. Huwag po tayong pakakampante. So, sumunod lang tayo sa mga protocols and then I think better days will come na. Pag-pray natin na better days will come. So, yun lang po. Maraming salamat po ulit. Sir Vic, salamat! Welcome. Thank you also, Eric. Thank you, guys. We're out. Salamat.